this is a very important topic na pag-aralan natin, ano? Very much important, ano? Kasi kahapon pinag-usapan natin yung infection process. Naalala nyo, ano yung infection process natin? Sino makapag-describe kung ano yung infection process? Volunteer. Yung mga hindi nagsasalita sa klase, marami diyang hindi pa nagsasalita. Hindi ko pa naririnig. What about si Bernadette? Yan, si Bernadette, present niyang kahapon. Yes, okay, Det. Ano yung paalaala mo sa yung infection process? Five, ano po ba yun? Ano, try mo pathogen, lang. Reservoir. Reservoir. Yung A, first is agent, reservoir. Okay. And then, oh my gosh, I forgot the other one. Exit. Portal and exit. Yan ba po? Then, mode of transmission. Oh, kung mayroong portal of exit, mayroong portal of entry, no? Yes po. And then yung panghuli, ano yung panghuli? Yeah. Yung susceptible host. Yan, susceptible. Okay. Yan, hindi susceptible, susceptible host. Susceptible. Susceptible. Okay. Anyone who could explain to the class kung ano yung ibig sabihin ng susceptible host? Of course, yung host, alam na natin yon. Pero si susceptible, ano yon? Ano yung pagkakaiba ni susceptible? Sige. Zelda. Sir? Ano yung ibig sabihin ng susceptible? Susceptible host. All hosts are susceptible to a particular pathogen. Strong natural defenses of the possible host may prevent pathogens from causing diseases. Factors such as age, genetic, nutritional status, personal hygiene, and stress level may significantly contribute to the person's susceptibility to pathogenic organism. Immunization against a specific pathogen protects possible host. Okay. Galing, no? Sige, explain mo, ma'am. Hey, sir. Binasa ko na lang, sir. Ito, tapos ko lang maglaba. Okay. Sige. Ibig sabihin ng susceptible, kasi yung host, alam na natin yun, di ba? Pag sinabing host, siya yung taya, no? Siya yung may bangka, no? Kumbaga sa ano yun, siya may bangka. Pero pag sinabi nating susceptible, siya yung prone na magkaroon ng infection. No, kaya yun yung tinatawag natin na susceptible. So ulitin natin yung ating infection process. Nagsisimula sa infectious agent. Pag sinabi infectious agent, ito yung microorganism na nakakahawa. And then yung kanyang reservoir kung saan siya namamahay, namamalagi, no, saan siya nagpaparami. And then pagka nagkaroon siya ng tsansa, tumingin sa portal of exit, no? Doon siya lalabas mula sa kanyang pinamahayan, sa kanyang ika nga yung habitat niya, lalabas siya and then dadaan siya sa pamamagitan ng mode of transmission. Kung pag sinabing mode of transmission, ano yung paraan na pwede siyang kumalat? Pwede through mucus, pwede through saliva, no, through semen, no, vaginal discharge, yung mga ganun, no? So yun yung paraan ng kanyang paglipat, no, pagsalin. And then of course yung kanya namang paraan ng pagpasok, portal of entry, kung saan siya pwedeng pumasok, no, pumasok, maring pumasok siya sa pagkain kinakain ng tao, maring pumasok siya sa hangin na nilalanghap, and many others, no. And then yung panghuli sa buong infection process na dapat maintindihan ng bawat massage therapist, yung susceptible host. And kung maalaala ninyo yung ating talakayan kahapon, pinag-usapan natin, no, malaki ang contribution ng edad. Kapag ang ating client ay senior citizen, medyo mas prone siya, no, sa mga ganitong pagkahawa. Ganun din yung tinatawag nating genetics, no, kung yung salin lahi, no, pasa-pasa na kasi yan, eh, no. So isa din yun na factor, and many other things like for example lifestyle, no. Kapag ang tao ay hindi mahilig mag
maglinis ng sarili, ng kanyang katawan, ayun, isa din siyang posible maging susceptible host. So yun yung mga bagay na dapat nating tandaan bilang massage therapist. At hindi lang nagtatapos doon yung dapat nating malaman. No, katulad ng binanggit ko kanina, isa sa missing, no, actually hindi ko matagpuan sa inyong manual ngayon. So how come nawawala siya, hindi siya na nakapaloob sa manual, but definitely ito ay isa sa mga lumalabas sa exam ng DOH. At ito yung tinatawag natin infection control program. Okay? So kung may process ng pagkalat at mayroon na tayong awareness ng pagkilos, ng pagsalin-salin ng mga mikrobyo na ito at nagpaghahanap niya ng bagong maging host niya, no? Kailangan malaman din natin kung paano natin i-control. So ano yung mga mekanismo ng paraan ng pagkukontrol, alinsunod sa ating gawain bilang mga massage therapist. So yung context natin dito ay patungkol sa massage therapist. Okay. Hand traditional washing, sir? Antisepsis? Yan. Later, pag-usapan natin yung antisepsis. No? Antisepsis later. Okay? But before I proceed, I would like to just segue a little bit. Kasi medyo mayroon akong na-encounter, hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Mayroon tayong estudyante na parang, yun nga, nag-message sa akin, actually andito siya ngayon sa room, hindi ko lang babanggitin yung pangalan mo, ma'am, no? Na, ano yun, parang nagtatanong na siya kung ano yung gagawin niya, kung hindi siya papasa. Maalala niyo lagi kong sinasabi sa klase na ito, at maging sa previous classes, at noon pa, no, sa aking pagtuturo ng licensure massage training and review, like kong sinasabi, huwag niyong kalilimutan na ang benchmark ng ating pag-aaral ay high school graduate. Okay? So, madalit sabi, yung DOH aware sila sa mga binibigyan nila na exam. High school level yung binibigyan na exam. Hindi sila nagbibigyan na exam sa mga college graduate, para sa mga masteral degree, doctoral degree, high school level. So, sa madalit sabi, kung kayo ay pumasok sa program katulad ng AUSA LMT training program, ang focus nyo dapat pumasa. No? Dapat ang mindset nyo papasa, magka-LMT. Kasi kahit na anong feed call, kaya nga ako mismo habang nagtuturo ako, sinishare ko sa inyo, ano yung mga madalas lumalabas. Kasi every exam, we always perform post-evaluation of post-exam survey. No, ibig sabihin nung nagtatanong kami sa mga sitwasyon, ano yung mga tanong na hindi na ituro at lumabas? Ano yung mga tanong na madaling yung sinagot? Ano yung mga ganun? So, lumalabas talaga yon, no? So, personally, sa aking observation, madali ang exam. Madaling-madali. Halimbawa, kasi multiple choice. Okay. Number two, papalad kayo sa tanyo na ito kasi meron kayong manual. Meron kayong manual na sinusunod, no, na inaaral, tinuturo sa inyo. Yung time namin, nung kami pang naunang nag-exam nung araw, nung alaw, ika nga, wala kaming manual. No? Humuhula-hula lang kami kung ano yung pwedeng lumabas sa exam. Pero kayo clear, no? Meron kayong manual, no? So lahat nung lalabas sa exam, andito lang 'yun. No? Kapag basahin niyo lang 'to araw-araw, basahin niyo lang 'to, i-review lang 'to araw-araw. Tapos makinig lang kayo ng maigi sa aking mga lectures, sa ating Zoom classes, makinig lang kayo yung pag sinabi kong triple star. Pag sinabing triple star, madalas lumalabas 'yan, walang mintis, lumalabas 'yan. No? Tapos nagpa-practice kayo na inyong hands-on, hindi kayo mahirapan sa exam. I tell you, hindi mahirap ang exam. Pero, ito yung ano natin, ha, yung word of caution. Kapag ikaw ay negative na, kahit na anong bagay sa buhay, kapag ang iyong mindset negative, italagang negative ang result. Common sense lang po yan. Okay? So, kaya
Uulit-ulitin kong sasabihin sa inyo, huwag kayong mag-entertain ng negative thoughts. Kung gusto niyo magka-LMT, sikapin ninyo na magka-LMT. Mag-aral kayo, makinig kayo ng mga sessions. Pag na-miss out ninyo ang session, panuurin niyo sa YouTube, pakinggan niyo, mag-notes kayo. And then, you make sure every day mayroon kang kahit na isang oras lang na personal na pag-aaral. Because if you do that, I can guarantee you hindi ka babagsak. Hindi ka babagsak, no? Kasi ano na 'yon eh, given na 'yon multiple choice. Yes, edit. Sir, sa tuition pa lang iisipin mo ang laki ng tuition mo, bakit ka babagsak, 'di ba? Ayun. Oo, tama. Diba, kalukuhan 'yun eh. Magbabayad ka pa kalaki-laki tapos babagsak pa lang ano 'yon? Nagkakapon ng pera? Yan. Wow. Okay. 'Di ba? Okay, may hugot si edit eh. Sige. So tama po yung kasi nag-invest na kayo eh. Invest na kayo. So yung investment yun na pera, actually secondary yung pera eh. Pera, kitain nyo yun naman pwede yan sa isang session nyo. Kumita kayo. Pero the point there is, yes, nag-invest kayo ng pera, mag-invest kayo ng time. And then, for the next few weeks, seryosuhin nyo. No? Kalimutan nyo muna yung ibang mga bagay. I-prioritize nyo yung aral ninyo. Kasi yun yung pinakamahalaga. Once na naging LMT kayo, iba ang angat ng buhay nyo. Okay? Iba yung pakiramdam nyo sa sarili ninyo na lisensyado kayo ng gobyerno. Hindi lang certificate. No? Ay, hindi ko minamaliit yung certificate ng TESDA. Pero iba kasi yung certificate eh. Certification lang yon. Pero ito, lisensya. Huh? License to practice the massage profession. Mabigat po na ano yon na katawag. Mabigat yun na category na hawak natin. Okay? So ulitin ko lang po ha, huwag kayong ma-discourage. Basta po importante, focus lang yung mind nyo, prioritize nyo ito. Ilang linggo lang naman to eh, no? Actually, yung ating microbiology, patapos na to, kukunti lang naman to na ano, ilang sessions na lang to. Kaunti na lang, no? So ibig sabihin noon, yun lang. Basa-basahin nyo lang, namnamin nyo lang palagi yan, no? Of course, ipanalangin nyo lagi, no? Kailangan natin ng tulong ng Diyos dito eh, no? Sa mga ganitong uri ng gawain. Tapos kayo naman ay kailangan nyo ng mga health supplement, memory enhancers, ika nga na mga yung ano lang, yung non ano, yung mga herbal, may mga ganun, pwede naman 'yon eh. Or kumain kayo ng cauliflower, kumain kayo ng mga ano yung mga memory enhancers ng mga gulay, marami diyan. Peanuts, makakatulong din yan. No? Pero sabayan natin ng aral. Okay yan? No? So, do away with the... Sir, naubos ko yung peanuts, sir. 1 kilo, tapos hindi man nababasa. wala din. Iba, yun nga yung sabi natin kahapon, di ba? Sa buhay dapat balance. Eh. Lahat yun. Wala kang i-enhance kung wala kang binabasa. Oo. Tsaka wag yung gawin yung ginagawa ng ibang estudyante ha, yung ano, ginagawang higaan yung unan, yung ganun, baka kasi lumipat sa utak daw yung ano, yung laman. Wag yun, masahin niyo lang po. Wala po kayong maging problema sa DOH. Okay? And then sa oral practical, yon, malaking tulong yung spill, pero kailangan practicein yung hands-on. Okay? Sa hands-on naman, ito lang yung maging tip ko sa inyo. Sa hands-on, hindi naman in-expect ng DOH perfect lahat. No? Hindi niya in-expect yon. Pero ang gusto niya lang makita, alam mo yung pinanggagawa mo. Ayun. Alam mo yung pinagsasabi mo. Yung ganon. So, wala namang discussion apart from the manual eh. So, stick lang kayo sa manual and then you are good to go. Ika nga. No? Okay ba yon? Okay ba yon na paalaala sa inyo? O yun. Balikan ko sinabi ni... Okay po sir, okay po. Yung sinabi ko ni-edit kanina, nag-invest na kayo. Yun, huwag nyo sayangin yung investment na yan. Ano nyo nan, sagarin nyo na. No? Opo sir, nag-invest talaga. Kaya excited na. Oo. Saka ang isang huli, panghuli kong gustong paalaala na dapat araw-araw i-imagine nyo, diba, yung pinapanalangin ninyo, hindi kayo nag-exam, kundi hawak nyo na yung license. Dapat meron kayong tinatawag na ano, yung imagination, no? Imagineering, ika nga. Yung imagination nyo na hawak-hawak nyo na yung inyong lisensya.
no? Talagang mayroon na kayong kopya ng lisensya. Yung ating pag-aaral is only just merely an affirmation, no? Sa English, ibig sabihin affirmation, ina-affirm lang natin yung ating pangarap na yon. Tsaka huwag niyong bibitawan, no? Huwag niyong bibitawan. Okay? Sige po. So, I hope that will be a reminder para sa lahat. Okay, tuloy tayo sa ating lesson. Balikan natin yung Mentimeter. Okay, para sa mga bago lang pumasok, you need to download ang Mentimeter na app na ito para masundan ninyo yung ating discussion. So, ano bang ibig sabihin ng Infection Control Program? Wait lang po sir. Nag-ano pa ako. So, ano yung Infection Control Program? Okay, tulad sinabi natin kanina, mahalaga yan sa atin, no? Sa buhay natin bilang mga therapist, alam natin, no, paano natin i-control, kasi alam naman natin na matindi ang pinsalang dulot ng mga harmful microorganisms or what we call as pathogens, no? So kailangan ano natin, alam natin 'yon. So the Infection Control Program, the Infection Control Program is a set of measures and protocols set in place to prevent and control the spread of diseases. So ito yung programa, ito yung mga alituntunin upang mapigilan, no, yung pagkalat or makontrol, kung sakaling kumalat man, makontain, ika nga sa English, yung pagkalat ng mga microorganisms na harmful, no, ng mga sakit na dulot ng mga harmful microorganisms. Now, as massage therapist, tulad na banggit natin kanina, we must know what it is and how to take an active part in helping prevent the spread of pathogens. No? So, ibig sabihin nun, sa larangan ng infection control program, hindi pa pwedeng ano lang tayo, no? Observer. No? Tayo'y nasa gilid lang, nanunood lang, nagmamasid. Kinakailangan tayo ay mayroong aktibong bahagi upang sa gayon ay maproteksyonan natin yung ating sarili at yung ating mahal sa buhay patungkol sa mga microorganisms na ito. Now, mayroon tatlong bahagi o component ang isang may tuturing natin na effective control program o infection control program. Ano-ano yon? Number one, education. Number two, prevention. Number three, records management. Ulitin ko. Mahalaga yung education, kaakibat nito yung training, and then prevention, yung pagpipigil, and then records management. No, ibig sabihin noon, lahat ng mga pangyayari ay naitatala natin upang sa gayon meron tayong batayan for future actions later on. Now, ano yung component na education and training? Okay, sabi rito, healthcare employers must orient their therapist on their institution's infection control program. So, alam ko, marami sa atin sa klase na ito, mga spa owners. So, obligasyon natin bilang spa owners o spa operators na magkaroon tayo ng tinatawag na infection control program, no? Hindi naman kailangan talaga na ano yun, yung talagang complicated. Importante lang, we have that in our minds. Ano yung pwede nating gawin at dapat nating gawin upang sa gayon ay magkaroon ng awareness yung ating mga manggagawa, yung ating mga massage therapist, no, and even other staff working in the spa patungkol sa bagay na ito. Okay? So, maliban dyan, kinakailangan din, merong tinatawag na periodic review, no? Meron ding tinatawag na compliance check, no, na lahat ng involved sa spa operation ay ano, mayroong regular na ano na pagsasanay o pagsusulit o pagsulit, ma-check natin na ang awareness level ng bawat isa. Okay? At kung kakayanin naman natin, magkaroon din tayo ng infection control team, no, or ICT, but probably the others could just say na lahat kayo dapat involved tayo rito, no? We form a team, we are a team. At dapat aware tayo sa gagawin natin at meron tayong kanya-kanyang responsibilidad. And this also goes to those who are involved sa home service, no? Sa mga home service na business, no?
like si Tere, no Tere, 'di ba home service yung sa iyo, no? Dapat meron kang, meron kang ganung konsepto kasi naturi talaga yung mag-ano, sir, disinfect every 3 months. Oo, meron ganun, no? So that's part and parcel of what we call as the infection control program. Now, ano yung tungkulin o gawain ng infection control team? Okay, yung kanyang tungkulin ay number one, i-assess niya, alamin niya yung mga pangailangan ng mga manggagawa ng mga therapist patungkol doon sa training, no? Ano yung mga dapat nilang malaman? No? Ano yung mga information na kinakailangan nilang panghawakan at gawin? No? So, yun yung pangunahing gawain ng ICT. Pangalawa, magkakaroon ng training na mandatory sa SPA, hindi pa pwedeng optional. No, hindi pa pwedeng sabihin mo, yung mga may time lang, pwede kayo umaten. Hindi, no? Dapat mandatory. Ibig sabihin nun, required kayo na umaten ng ating mga seminar or pangalawang dapat nating gawin, no? Sa ating institution o sa ating SPA. Pangatlo, yun, magkakaroon ng regular training or reorientation. Katulad nung nabanggit kanina, I think sino yung nagbanggit kanina na every 3 months, meron tayong ganun, no? Or quarterly even, no? Quarterly, every 4 months. Meron tayong evaluation, meron tayong reorientation. Sa amin, sir. Ah, Zelda? Sa amin po. No, sa every inyo. Quarterly disinfection po. Ano ng DOH ng province? Ah, okay. O di maganda 'yon, ano? Kasi yung on top of all this, nandoon yung DOH, no? Yung particularly yung sanitary office, no? Ng DOH kasama dyan natin yung mga sanitary inspectors. Okay? But for the others, there are some regions, probably some provinces or municipalities na walang ganong galaw ang ating pamahalaan, then we have to do the initiative ourselves. No? Gagawin natin 'yon upang magkaroon tayo ng matibay na kaalaman patungkol sa bagay na ito. Now, ano yung mga exposure prevention methods? Okay? Ano yung Zelda, ikaw, paano ba yung mga mekanismo ninyo para ma-prevent yung exposure ng mga tauhan ninyo sa mga ganitong microorganisms? Aside from the clean up or quarterly disinfection na ginagawa nyo, ano yung sa tingin mo? Ang pinakamabisang paraan ng control. Alcohol, sir. Alcohol, no? Before the start of the session. Oh, tama yun. Opo, at saka nag-ano sila, face mask. At saka may hairnet po kasi sila, sir. Okay, that's good. Ano? Even hairnet. Okay din yung hairnet kasi ano yun? Kasi minsan, alam mo yun, di ba? Para mga... May magkakamot-kamot sa ulo, sir. Ayan. Yung kuto-kuto, sir. Yan ang madali makaano. Yan, yung kuto, no? Kasi hindi mo naman nakikita yung gano'n, no? Yung mga lisa, hindi mo naman nakikita yon. Okay? So, moving on. Sabi rito, massage therapist must constantly guard against the risk of infection. Anong ibig sabihin nun? Dapat, you never put your guards down. Ibig sabihin nun, talagang yung iyong sense, yung iyong kamalayan ay nandoon sa pag-iingat patungkol sa infection. Okay? Hindi porke ang tao, pagtingin mo, uy, mukhang malinis naman, mukhang malusog naman, no? Hindi yun eh. Kasi sabi nga dito, yung mga tao daw ay asymptomatic. May mga, normally, yung mga may taong carrier ng disease, asymptomatic. Wala kang makikitang sintomas. Pero deep within, andoon yung mga microorganisms. May reserva sa loob. Okay? Nag-aantay lang siya ng pwede niyang mahawaan. No? Nag-aantay lang siya ng opportunity na pwedeng lumabas. That is why this calls us na dapat standard procedure sa mga massage therapist na ang assumption natin, tandaan nyo ha, lagi dapat ang assumption natin lahat ng kliyente ay potential carriers. Okay? Maliwanag ba 'yon? No? So, wag tayong masyado nakatutok doon sa quota, no? Kailangan damihan ko kasi kailangan kong kumuta, no? Kailangan kong ganito. Hindi, no?
Kaya yun yung ano natin, no? Ang assumption is... extra careful po. Yes. Ang assumption is lahat ng pasyente ay potential carriers. Kaya doon yung ating mga pag-iingat. No? Doon yung ating pag-iingat. At yun ang dapat dudoble ng ating awareness sa pagmamasahe. Kahit madilim yan, dapat sensitive yung iyong mga kamay habang nagmamasahe para doon sa mga indications, no, ng mga indications ng potential na mga symptoms. Okay? So, yun na lagi kong emphasize yung sa atin. Kailangan, kaya maingat tayo, hindi lamang sa ating mga, kasi minsan, tulad sinabi natin, naghugas naman ako ng kamay, no? Or gumamit naman ako ng alcohol. And by the way, when you use the alcohol, anong klaseng ano yon? Anong level of isopropyl? Ilang percent? 75%. Isopropyl 70%. Oo. So not below 70%. No, huwag kayong bumili ng alcohol na 30% kasi yun nga ang sabi ng nung commercial hindi ano yon, kunti lang napapatay ng mikrobyo nung 30% or 40%. It has to be 75 or 70 to 75%. Klaro yon? Okay. Sir. So the next one is ito na ngayon, no? Ano yung guidelines for massage therapies? And by the way, alam nyo ba kung ano ang universal way of controlling the spread of disease? According to WHO, the World Health Organization. Ano, sir? Ano yon? Any guess? Universal way of controlling the spread of disease. Universal. According to WHO, according to the World Health Organization. Ito yung... Hand washing. Ayan, no? Paano bang magugas ng kamay? Sige, sino ang pwede mag-demo? Paano yung... Kasi may tamang paghugas ng kamay, ha? Oo. Sige, anyone who would like to do a volunteer? Hand washing? Oo. Edit, paano yung hand washing mo? Yes, sir. Oy, ang cute naman, no? Oo, walang sound. Ayun. Kailangan ano yung happy birthday, 'di ba? Sige. That's good edit. Si Tere, ano yung happy birthday mo? Pakita mo sa akin. Sa amin pala. Ano yung happy birthday? Kasi po sir, ano, kailangan matapos mo yung happy birthday times. Ah. Diba? Sige nga. Paano? Yan, mga gilid. As ganyan, tapos... Ano siya? Tapos ako pa lang siya iwawash. May kulang yung sa'yo. May kulang yun. Anong kulang doon sa ginawa ni Tere? Okay yung ginawa niya, yung happy birthday niya. Ano yung kulang? Siko, sir. Yung siko. Siko? Hindi nakasamang siko doon. Hanggang ano, sir, yung... Yung sa kamay, anong kulang doon? May kulang siya, kunti lang. Sabon. Lagay lang sabon. Natural, may sabon. Yung ganito, oh, ganyan. Yung ganon. Kasi ito yung bandit na kuko yung nililinisan natin, eh. No? So, yun. Sabi nga nila. Parang dito po steep. Oo. No, so, yung mga singit-singit, yun, tama yung mga singit-singit, yung ganon. Okay? Tapos hanggang dito, ha? Hanggang dito yon. Kasi minsan hanggang dito lang nililinis natin. It has to be around this area. Okay? To the tune of the happy birthday. Sa pamulang naka-ano yung sabon. Oo. Okay. So, ayun. Hand washing and antisepsis. What do you mean by antisepsis? Antisepsis is the cleaning of the hands with the use of a chemical. No? Also known as the antiseptics. Okay? Si antiseptics. And by the way, alam niyo ba kung sino ang unang naka-invento ng ganitong paraan ng paglilinis ng kamay? Ay, ang kanyang pangalan ay siya ay isang British na surgeon. Ang pangalan niya ay si Joseph Lester. Yan, si Joseph Lester. Kaya kung kayo ay familiar sa mga mouthwash, 'di ba, may Listerine, yun. No? Under 'yun sa pangalan ni Lester.
siya yung nag umimbento ng alcohol o ng chemical na enough siya para hindi naman maging masama sa katawan, kundi para enough para patayin, puksain ang mga harmful microorganisms. Okay? Pero huwag niyong alalahanin, parang hindi ko narinig na lumabas sa exam si Lester eh. Pero just ano yan for you to know. Pangalawa, sa mga guidelines ng massage therapist no sa ating hanap buhay ay yung paggamit ng lotion. Bakit natin kailangan gumamit ng lotion? Okay. Akin na muna. Para maano sir yung dryness ng balat, para ma-maintain yung moisture pala ng balat natin. Oo, para maiwasan yung ano, yung dryness no, yung panunuyo ng ating balat. Kasi pag gumamit ka ng alcohol, natural effect nun is matutuyo yung iyong balat. Okay? Para mapangalagaan mo yung skin, lalo yung kamay, gumamit ka ng lotion. Okay. Ang susunod naman ay iwasan ang paggamit nito. Ano to? Jewelry. Huwag kayong gumamit ng jewelry habang nagmamassage. No? Kasi pag gumamit kayo ng jewelry, yung jewelry na yan ay pwedeng, kahit na yung sing-sing minsan, no? Yung sing-sing, unless kung, I don't know kung paano nyo, ano yun, kasi baka mamaya pag-awayan nyo yung mag-asawa yan, no? Nawala yung sing-sing. Pero, kung pwede mo matanggal, mabuti rin. No? Pero kung ano naman is, maghugas ka ng kamay, but hanggat maaari, bawal, wag natin gumamit ng mga necklace, ng mga earrings, no? Minsan may mga earrings na ganyang kalaki, no? Tapos dangling, ganun-ganun, kasi pwede siyang maging ano yung tawag noon? Pamahayan ng mga mikrobyo. Okay? The next one is clip fingernails. No? Clip, pag sinabing clip, nakagupit, naka ang tawag noon na nail cutter. Kasi yung mahabang kuko kasi, pwede diyan papasok yung mga microorganism eh, diyan sa mamamahay habang nagmamasahe ka, nagkakaroon ng free ride yung mga pathogen, 'di ba? So, wag mo bigyan ng free ride yung pathogen. I-clip mo yung iyong fingernails, make sure na maiksi siya at hindi siya maging pamahaya ng mga harmful na mga microorganisms. Okay? Now, by the way, as a reminder, sa exam ng DOH, pakiusap po, lalo na yung iba sa atin, no, medyo may kahiligan mag nail polish. Yung mga ganun-ganun. Huwag na huwag kayong maglalagay nun sa exam, ha? Kasi, palalabasin kayo ng assessor nyo ng pagkaganon. Okay? Kasi ayaw niya may makita na may mga kulereto yung iyong mga kuko. Kailangan yun, natural, yung walang kakulay-kulay. Colorless. Yeah. Guilty as charged. Okay? Pero sabon, mag-makeup kayo, ha? Kasi kailangan maganda kayong tingnan, eh. No? Hindi pa pwede yung mga lotion na yung kating nyo. Kailangan, to the maximum level yung presentation, yung kaayang ano. The next one is self grooming kasi para hindi mandiri yung customer or client. Oo, tama 'yun, no? Kaya lang ang word of caution natin, wag naman masyadong kasi minsan yung iba talagang grabing kapal na eh. Wag naman ganoon. No, yung blush on lang pwede na 'yun eh. Pero kasi minsan parang nakakatakot pag naagnas, no? Nagma. No, gumuguhit. baka sabihin ng assessor, walk na to, hindi na to siya therapist, ha? Oh, yun nga eh. Okay, so. Napatlayer na yung exam nito. Dapat light foundation lang, ha? Yung enough lang na talagang ma-enhance yung natural ng kagandahan. Okay.
So the next thing that we have to be to be aware about is yung pangangailangan natin ng vaccination. Okay? Dapat may kaibigan kayo sa barangay hall, no? Yung mga ano niyo, mga barkada sa barangay hall, sabihan kayo, no? Minsan kasi may mga libreng bakuna yan sa ating municipal clinic, sa city hall or sa barangay. Yes. So, i-avail natin yung ganun. Huwag tayong, ano kasi minsan, ewan ko lang ha, I don't know ano yung paniwala nyo. Kasi, nung time ng kasagsagan ng COVID, naging malaking issue kasi yung vaccine-vaccine na yan eh. Di ba? Meron nagsasabi, oh, kayong magpaano dyan sa, ano yun, yung Sinovac na yan. Kasi, maging ano kayo, zombie kayo after 3 years. Yung ganun. Eh ako, Sinovac ako eh. Eh bakit hindi ako naging zombie? Eh, yung ganun, Sinovac din ako sir eh. 3 years, ganyan. Hindi. Hindi, malaki hindi, na tayo maging zombie sir. Magti 3 years na eh. Oo nga eh. So, walang ano yon, walang basis yon. Okay? Meron lang talagang ganun yung ano nila na ano sila, may mga belief system na ayaw nila yung mga ganong artificial. Gusto nila yung natural. So, pag natural, kapag inatake ka ng mikrobyo, natural death. No? Kasi wala ka namang intervention. Pinababayaan mo lang. No? So, may wisdom din naman kasi na gumamit tayo ng vaccine. Basta, ano lang po tayo, ingat lang din tayo. No? And then, bantayan natin yung healthy lifestyle. Because at the end of the day, mahalaga na healthy yung ating pangangatawan. Malayo tayo sa mga nakakasamang mga gawain, no, sa ating katawan. Yung labis-labis na pagpupuyat, labis-labis na pag-iisip, pag-worry, hindi kumakain ng mga sapat na mga masustansyang pagkain, puro noodles, no, puro sardinas, no, ganun. Eh, okay lang sardinas kung may gulay. Pero kung talagang wala, minsan hindi na nga niluluto, hindi na ano, eh talagang nakakasama 'yon, no. Hindi ano 'yun, hindi 'yung kaya-aya. So the next one is proper handling of linen and massage equipment. Ano ibig sabihin nun? Kailangan alam natin paano gamitin ng maayos 'yung ating mga towels at mga linen. And by the way, sa inyong oral exam, 'di ba minsan kasi may nakikita ako na nagde-demo, ano, I hope walang gumawa niyon lately sa ating video. Pagka kayo ay nag-roll ng towel, you only do the rolling of the towel only once. What do you mean by that? Kasi minsan sa demo, 'di ba, nag-perform kayo sa inyong oral practical examination, minsan may iba pagkatapos na ginamit yung towel, di ba, sabihin ng assessor, okay, time's up, you're done, it's okay, you may go. Pag sinabing ganun, huwag nyo i-roll yung towel uli. Why is that? Because you are trying to imply, you are making an impression sa assessor na yung towel na ginamit mo, ay re-recycle mo. Kasi tuta, malinis pa naman eh. No? Kaya i-roll mo siya, tapos i-display mo uli. Wag na wag yung gagawin. Kaya sa ating sa oral exam natin, ako ang lagi kong sinasabi, pagkat time na naligpitin nyo yung kagamitan sa pagmamasahe, i-squarefold nyo lang. Squarefold nyo lang. No? Mabilisan nyo i-squarefold. Wag nyo i-roll. So, pag in-squarefold ninyo yung towel at yung linen, that means it's already up for what? Disposal or up for ano na siya, no? Laundry. Yung ganon. Nakuha niyo po 'yon? Okay. Yes, sir. And then the last but not the least is the use of PPE. Pero yung PPE naman, it time lang ito ng COVID, no. I don't know kung may nag-PPE, yung face mask pwede. Pero yung mag-PPE ka, yung protective na sinusuot ng ganon, it's all up to you. No? Kung gusto niyo maging unique kayo, pwede kayo mag-PPE. No? Gumamit ng... O yun nga lang. No? Yun ay mainit. Lalo na sa panahon natin ngayon, summer, eh, talagang sobrang init. No? So, course, basang-basa ka niyan, sir, pagkatapos ng massage. Perhaps ayun. Mukhang ko na yun eh. Kaya lang sa exam, tandaan nyo lang itong mga guidelines from massage therapist. Maring lalabas sa choices, so, lalagay nyo yung PPE. No, ilalagay niyo yung proper handling of linen, yung vaccination and immunization and so on and so forth.
yung mga na-discuss natin earlier. Okay? So ang ang susunod pala ay yung environmental sanitation. Ano yung ibig sabihin ng environmental sanitation? Ito yung ginagawa nila Zelda, clean up sa buong spa. General cleaning. General cleaning or disinfection sa buong spa. Yun, importante po yun, no? Kasi mayroong mga vermins na mga tinatawag na naka sa mga sulok-sulok ng ating spa, nandun nagtatago yung mga microorganisms na namamahay. So, mahalaga yon, no? Kailangan, yun nga, yung sinabi ni Zelda kanina na quarterly, no? Every 3 to 4 months, meron kayong clean up, meron tayong ganong klaseng environmental sanitation. Okay? So, ayun, ang susunod na, at panghuli, actually, sa ating paraan ng infection control program ay yung tinatawag nating health records management. What do we mean by health records management? Ito yung paraan na kung saan ay minomonitor natin in writing through documentation ang mga pangyayari sa loob ng ating spa. Kung kayo nag-home service, kailangan meron kayong notebook on that, naka-record, no? Yung mga encounter ninyo, particularly related doon sa mga instances na mga infection, yung mga ganon na ma-encounter natin sa ating hanap buhay. Okay? Pero wag nating kaligtaan, meron tayong tinatawag na data privacy law. Ibig sabihin nun, kung kayo man ay kumukuha ng data ng inyong kliyente, kayo man ay nagsusulat ng kanilang pangalan, contact number, and other details about their health conditions, about their health challenges, ika nga, kailangan nyo na i-keep nyo po yan at huwag nyo ipopost sa Facebook. Maliwanag? Kasi pagka ginawa nyo po yan without the clearance and authority and approval of the client, pwede kayong sampahan ng breach of the data privacy law. Kasi yan ay mga sensitibo information na hindi dapat pinapalabas, no, ikinakalat sa publiko, lalo na sa social media. Okay. The therapist shall maintain records that contains information relating to yon initial screening tests. Okay? Kung kayo ay yun yung ginagawa natin, kumukuha tayo ng vital signs. This is part of what we call as the initial screening test. Pangalawa, work-related medical examinations. Again, kaakibat nito yung ating SOAP, subjective objective assessment and plan, SOAP. Ganon. And then the next one would be yung work restrictions. Pag sinabing work restrictions, kung ano yung mga patakaran, policies, and programs ng ating institution na may kinalaman sa infection control. And then, kung sakali, no, mayroon tayong ang ating mga manggagawa ay nagkaroon ng exposure sa ganitong klaseng mga microorganisms, sa ganitong klaseng mga pathogens, kinakailangan i-keep ninyo ang inyong information, ang i-record ninyo yung mga pangyayaring yaon. Putting all the details, saan nagsimula, ano yung mga symptoms, ano yung mga remedial measures na ginawa ng natin para ma-contain yung ganong klaseng incident. At ang panghuli is the post-exposure management. No? Once na-expose yung client, ay yung ating therapist, once na tayo ay na-expose, gumawa din tayo ng ating talaan kung ano naman yung ating mga remedial measures na ginawa upang mapigilan ang pagkalat ng nasa ating infection. No? Yun. So, in summary, mahalaga na tayo magkaroon ng kamalayan. Number one, patungkol sa ano yung una nating dapat na bigyan ng pansin?
education and training, kailangan natin magkaroon ng programa on this. And then pangalawa, kinakailangan natin ng prevention mechanism sa pamamagitan ng mga guidelines na iset natin. At pangatlo, yung pagkakaroon ng records. No? Records management, ika nga, upang sa gayon ma-monitor natin, ma-put natin into writing ang mga lahat ng mga pangyayari. Na may kinalaman sa infection among our staff or even with us, among ourselves. Okay, so do we have any questions so far? Clarification? None, sir. Wala na? Okay, so malinaw na yon. And kung may mga karagdagan kayong tatanungan, pwede nyo ako i-message later on. And by the way, you have to prepare. Tomorrow is Friday. I'll give you yung kalong quiz. I think after 150 items na review. Okay, huwag kayong kabahan kasi part pa rin ito ng ating exercise. Part ito na ng ating pagsasanay upang sa gayon kayo maging bihasa, no? Pagdating sa mga tanungan at paano sagutin ang mga questions ng DOH. And by the time, patuloy kayo sa pag-aaral. Muli paalaala ko sa inyo, sa ating pagsasanay, bawal ang nega. No? Kailangan positive tayo, kailangan nag-aaral tayo, kailangan nag-review tayo, naglalaan tayo ng oras para sa ating pagsasanay. And then of course, nananalangin din tayo, no? Kasi kailangan natin yung tulong ng Panginoon upang sa gayon ay maging sa Bisaya, ang tawag nung hapsay, no? Dali lang, no? Mabilis, maayos lang yung ating mga pagsasanay na ginagawa para sa inyong darating na DOH Masas Licensure Examination. Okay, so kung wala nang katanungan, maraming salamat. And then see you tomorrow. Be ready for your long quiz. Hindi na yon midterms, no? It's another long quiz. I'll try to check kung kaya natin ng 150 para talagang ano natin, no, makabisado natin yung mga tanong sa darating na DOH Masas Licensure Examinations. Bye for now. Arigato. Yes, sir. Bye. God bless everyone. Bye. Salamat. Fighting. Salamat. Bye.